Good morning, it's me again. At magpapahangin tayo ng konti dito sa boat deck. Pero maghahanap tayo ng crew kung sakaling may dumaan para ma-interview. So, uy, to, tama ka lang. Mr. Cardoso, come. Piece of information para sa ating mga manonood. Sige, okay. So, si Rex po ay isang deck watch dito sa cruise ship. Okay sir, magpakilala ka muna sa ating mga viewers. Ako nga pala si Rex Cardoso. Deck watch ang aking route, duties and responsibility po dito sa barko. At welcome po to Buddy's Informative Channel. Okay, thank you. So, tanungin kita sir, paano ba, ano ba yung mga responsibilities ninyo dito as deck watch? Bilang deck watch, kami po ang may responsibilidad po sa pagtitimo ng barko. Okay. Pag-drive po ng tender, sa pag-check ng mga mooring lines pag tayo naka-dock sa mga puerto. Okay. At sa mga maintenance din po, minsan ay nautusan din po kami ni Boson. Ah. At may trabaho din inuutos sa amin ng aming duties officer. Ah, mahusay. Ibig sabihin, malaki pala ang responsibilidad niyo at role dito sa barko. Sir, tanongin kita. Since napag-usapan natin yung pagtitimon, paano ba? Paano ba nagtitimon, sir? Sa pagtitimon, siyempre, ang nagbibigay ng kumandya, kundi si kapitan o ang piloto. Pero overall yung kumand, si kapitan pa rin. Okay, so thank you for that information, sir. Kasi medyo yung mga viewers natin nalilito kung ano yung piloto at saka kapitan. Paki-explain mo po sa kanila briefly. So, yung piloto po, diba, may pupuntahan po tayong isang lugar, diba, sa Spain. Siya po ang naka-assign na piloto doon sa lugar na yon. Dahil siya po nakakaram ng daan at ng mga kung saan po tayo tutungo na safe. Okay. Okay, so sino ang masusunod sa kanilang dalawa between sa kapitan at saka sa piloto? Siyempre, pag nagka-gipita na, si kapitan pa rin. Siya pa rin ang overall income. Okay, thank you for that information, Sir Rex. So, ito ngayon, ano ang kinukonsider mo sa pagtitimon? Siyempre, unang-unang kukonsider mo sa pagtitimon ay ang hangin. Siyempre, ang current din also. Kasi malaking factor yan sa pagtitimon. Saka siyempre, ang speed ng barko. Ah, ganun ba? Ngayon lang at least yung mga viewers natin nagkakaroon ng malawak na kaalaman when it comes to navigation, ano po? Oo. So, thank you for that information. Very well said, Mr. Rex. So, ano yung sabi mo kanina? Driving ng tender. So, okay. Ngayon, paano ka ba nagda-drive ng tender? Sa pagda-drive po ng tender, ganun din po. May mga kinukonsider ka rin po dyan. Yung hangin, kuryente, at syempre, titingin ka rin sa yung GPS. Kasi high-tech na po ang tender boat dito sa barko namin. Meron po kaming sariling radar. So, sa gabi, nakapag-navigasyon po kami. Ang tangi po naming alalay sa navigasyon ay yung aming pong GPS. Yung po ang sinusundan namin para hindi po kami maligaw sa aming patutunguhan. Ba, napakaganda pala ng tender na yan. So, siguro mamaya magkakaroon tayo ng time para silipin yung tender na sinasabi mo. Para magkaroon ng malawak na kaalaman yung mga viewers natin kung ano yung pinag-uusapan nating tender, baka hindi pa nila alam yon. So anyway, paano ka natutong mag-drive ng tender? Ganito po yan, syempre po, una sa panahon, hindi po tayo marunong yan. Syempre po, sa pagtitraining din po, tinuruan din po tayo ng ating mga kasamahan na mga tagal na rin sa barko na mag-drive po. At nung natuto po akong mag-drive, yun po, pinaramot na po nila akong sa tender driver. Okay, so nabanggit mo na kanina yung mga factors to consider pag mag-drive, yung sa current and everything. So ngayon, ano, do we have any equipment sa loob ng tender na pwede namin malaman? Katulad nga sinabi ko, meron po tayong radar, GPS, at meron din po tayong sonar. So, wow. Everything po na makakatulog sa navigation ay nasa loob na po ng tender. Napaka-safe naman yan. So, siyempre, meron din siyempre yung mga life jacket dyan, fire extinguishers, para sa mga safety ano natin. Tama ka, kumpleto. Mr. Buddy. Ngayon, pagdating naman sa maintenance, ano yung mga ginagawa nyo sa barko? Siyempre, depende po yan sa utos ni Boson. Siyempre,
minsan kami po ay namimintura, nagbabarnish, minsan nagwawashing po, at kami rin po may responsibilidad sa pag may fresh water po tayo na kailangan pong ikarga sa barko, kami rin po ang may responsibilidad po sa ganyan. Napakadami nyo palang responsibilidad talaga, aside from pagtimon na nahawak nyo yung buhay ng bawat pasahero at crew dito sa barko, eh may mga side duties pa kayo na ginagawa. Opo. So, sa kayang pag-check din po po ng ating mga mooring lines tuwing tayo nasa dock, kailangan po namin checkin yan, especially if may bad hangin, weather, bad weather. Kailangan po, constant po ang pag-check niya. At saka, para sa karagdagang impormasyon sa ating mga viewers na nagtatrabaho sa land base, ang buhay seaman po, kami ay wala kaming day off. Okay, Mr. Cardoso, so halika rito. Paki-explain yung ibig sabihin ng tender boat. So ito po yung tender boat. Okay. Yan po ang tender boat, para po sa inyong kaalaman. Yan po ay parang service boat. Na pag naka-ankurahin po ang ating barko, yan po ang ginagamit po naming means of transportation papunta po sa mga pier. So dalawa ang makina pala nito. Oo. Oh. Ayan, oh. Dalawa. Dalawang propeller ngayon, aakyat tayo doon. Cardoso, ipakyat na. Okay, so ito po yung loob ng tender boat. May sarili siyang CR. Napakaganda yung sinasabi ni Mr. Cardoso na tender boat. Nandito po kami sa Black at nakahang kami ngayon. Okay, so sir, paki-explain po lahat ng mga pinagsasabi niyo kanina sa ating mga viewers. Una po sa lahat, welcome po sa tender boat ng aming barko. Ito po yung ating means of equipment pag tayo po ay nagta-drive ng tender papunta sa puerto, na para po tayo hindi maligaw. Ito po ang tinatawag na GPS. May sarili po tayong GPS. Itong GPS po na to, may sarili po siyang radar na, at may sonar din po siya. Malaman po natin ang lalim. Ito po ang lalim, saka para hindi po tayo mabahura. Ah, okay sir. So ano naman po yung ibang equipment dyan? Ba't parang may microphone ka dyan? Nagbibideo, okay ka ba? Ito po yung ginagamit po natin pag yung mag-a-announce po tayo. Halimbawa po na may malakas na hangin or nakadikit na po tayo sa puerto na pwede na po silang bumaba. Ah, okay. Pag kinakailangan. So, napapansin ko yung radio yung sa kaliwa mo? Ito po ang ating tinatawag na VHF. Ah, okay. Ito po ang inyong komunikasyon patungo sa barko at dito sa tender. Ah, okay. So at kung sakali sa pier din po, sa mga puerto, pwede rin po kayong tawagan dito ng mga port authority. Okay. Para kayo ay makasagot. Napakaganda ng mga explanation mo, Mr. Rex. At salamat sa iyong time. Salamat din sa iyo, Mr. Buddy. Sa iyong napaka-informative na channel. Kaya kayo po ay aming inaanyahan na mag-subscribe na po kay Buddy's Informative Channel. Please like, share, and subscribe. Yeah, baka may gusto ko kayong batiin. Siyempre, binabati ko po yung aking pamilya dyan sa Pilipinas. Yan, at sa mga kaibigan ko po. Saan bang lugar, sir? Sa Tagig. Oh, mga taga-Tagig dyan. Oh, hello sa inyo. Shout out. At sa mga kasamahan ko sa barko. Na nasa bakasyon ngayon, yes. Nasa bakasyon, at enjoy your vacation. At nasa barko rin po. Ingat po tayo lahat sa ating journey. Okay. Journey. Thank you, sir, and have a pleasant day. Thank you.